Okay guys, nandito tayo ngayon sa ating pispan, concrete pan dito sa tabi ng bahay para maglagay tayo ng mag-drain tayo, magpalit tayo ng tubig gawa ng kulay green ulit after 2 weeks na hindi napalitan ng tubig. Medyo malalaki na sila at siguro pala, mga isang buwan pa ito pwede nang makapag-harvest, makakuha ulit ng mga malalaki para sila ay ma-decongest. Kasi dito sa size nito na 3x4, nasa 800 piraso ito. At minsan, pagka namin nasasaktan, nagkakainan sila. So guys, tignan natin, tuloy-tuloy natin yung pag-subaybay at ito, mag-drain tayo. So guys, ito pinatutulo natin. At ito yung ating laman. Kung bibigyan natin ng review guys to, kinuha natin ng maliliit pa ito. Mga 1 to 2 inches bili natin is 2 pesos ang bawat isa. At kumuha tayo ng 3,500 para sa pan na ito. Itong concrete pan na ito. 3x4 meters. Kaya 3,500 ang kinuha ko doon guys. Alam ko naman na talagang pag ganun kaliliit ay mas maraming namamatay. Nilagyan din natin ng lupa noon na halos 3 inches ang thickness inilagay natin. At bago natin ilagay yung fingerlings na yon, yung lupa at yung tubig na nandito is nababaran na natin ng almost 2 weeks. So kung mapapansin natin yung tubig noon, pinalitan ko lang tapos inilagay ko yung nilagyan ko ng tubig at trinit ko ulit ng 1 week. After 1 week makikita natin na yung tubig nagigreen nang wala pang mga fingerlings. Ibig sabihin talagang naglulumot. Dahil nga yung nilagay ko noon is yung galing dun sa aming matabang lupa, galing sa aming garden soil dati na hindi pa nalalagyan ng pa. So, nagganoon nga nangyari. Karoon ng green, lumot. Akala ko noon, kumakapal ng green, baka maka-epekto ka ako dun sa mga isda. Nung tinanggal ko yung tubig, nagpalit ako, tinignan ko yung lupa, magiging maitim na medyo mabaho. Then, yung ibang green na unti-unti nang tinangay ng tubig. So, pero doon sa after 1 month na yun na hindi ako nagpalit, yung fingerlings ko na 1 to 2 inches, maraming 1 to 2 inches hindi nalaki. Pero ang kakaiba doon guys is merong 5 piraso na almost 4 to 5 inches na ang laki. At nung bilangin ko yung ating hito is nasa 1,500. Hindi ko alam kung kasi nung kinuha ko yung fingerlings dati, may timbang na silang sinusunod doon sa pinakuhanan ko. At yun ay sabi 500 na yun plus 25 pesos mortality. So bawat 500 meron silang dinadagdag na 25 pesos. So pero nung after 1 month naging ganun. Ang ginawa ko doon sa 5 na yon, gumawa ako ng kulambo na binaliktad ko. Doon pa rin sa kabila yon inilagay ko. Nilagay ko doon sa kabila noon. Pinaliktad ko, inilagay ko rin sa loob, inilagay ko yung malalaki na yon para hindi mangain. Kasi suspects ako guys, kaya lumaki ng ganun. Sila ang nangangain doon sa mga katulad nilang hito. Pero ang napansin ko, doon sa pag inilagay mo pala doon at na-separate sila, limited yung kanilang nilalango yan, na-stress sila. Bumagal yung kanilang paglaki. Kaya pagka ang concrete pan mo ay maliit at lalagyan mo na heavy stacking, at ang mangyayari, yung mga isda is mababansot.
stress sila. Katulad doon sa nilagay ko doon sa kulambo, yung kulambo na pinag-usap sa pangdalawahan yun eh. Pangdalawahan, kasi kami mag-asawa dati yun, binaliktad ko yun at inilagyan sa mga bato para magkaroon ng tubig. Doon ko inilagay, hindi sila gaanong kumakain. So kumakain, pero hindi sa katulad ng paglaki nila dahil nahalata ko na doon sa galing doon sa kabila, eh may nakahabol ng laki sa laki nila. Yun ang naging nakita ko. Hanggang sa nilagyan ko rin guys ng halaman, yung sinasabi ko nga na halaman, ng mga malalaki na sila, yung pala kinakain din nila yung halaman na yun. At kitang kita doon sa mga sa na-approve ko talagang kinakain kasi hindi na lumago yung halaman na yun. At itong huli nilagyan ko ng kangkong, yung kangkong ninahagas ko maraming dahon. Nauubos yung dahon ng kangkong, talagang ubos na ubos, walang dahon. Yung mga matigas na bahagi na ng kangkong ang naiiwan. So guys, tignan natin mamaya kung anong kalabasan ngayon. At ito nga pala, talagang logi na tayo rito. Doon sa 3, 5, 7,000 yun. Tapos August 30, ano ng buwan na ngayon, April. Ang nakain nila, isang primus, dalawang free starter, tatlong grower na. Then yung palit ko ng tubig. Nabansot, kumbaga. So kung may maaaring, may mali ako dun sa aking methods ng pagpapakain, gawa ng ang ginawa ko, yung primus, dapat hindi ganun maubos kadali. Yun ang pagkakamali ko guys. Bakit naglagay ako ng primus na ganun karami? Dapat ang primus ko nun is na mga 5 kilo lang nang nag-pre-starter ako. Nag-starter ako. Dapat hindi starter, pre-starter muna. At dahil may mga maliliit, hindi rin makakain ng starter. Kaso nga, ang problema ko doon, wala akong mabili ng pre-starter. At ang ginawa ko guys is dalawa pang sako. Hindi nga naubos yung dalawang sako, saka ako nag-grower. Hanggang sa ma-expire na lang yung mga pagkain na yun. So guys, tignan natin mamaya kung ano nung laki nito. Dito, nakapili na rin tayo ng mga malalaki. Actually, nakapagbinta na rin ako ng mga 1,000 ang worth. Nito, worth 1,000 na. Mula dun sa mga past grower. So guys, tignan natin mamaya. Ito guys, ang laki nila ngayon. Malapit na siguro isang buwan. Isang buwan pa. Pili na sila. Yung iba, pili na tayo makakuha ng pambinta natin. So guys, so abang-abang tayo. Tignan natin kung ano mangyayari after 1 month. Meron pa akong binili dyan na isang sako. Pag naubos yun, after 2 weeks, pakawala ulit tayo. Malinisan yung ganyan tubig. Part ng ating water management. At nakita natin eh, medyo may mga malalaki na nga naman talaga. Siguro 1 month, makakakuha na tayo ng ating malalaki at pwedeng pang ihaw. Okay guys, ito yung ating isda. Yung mga kaibigan natin dyan na nagpaplano ng maghito. Pag-aralan natin mabuti. Titignan ko kung mabintal ko ito, kung magkaro talaga yung aking magiging losses. Pero first trial ko to, hindi ako titigil kasi nga meron tayong pinaghahandaan doon sa bukid na mas malaking farm. So guys, ito lang at magandang hapon.